Hello kids! Let's learn, play, and grow together with Teacher Wendy! Hello kids! Pinagpalang araw sa inyong lahat! Kamusta kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome sa ating kindergarten class! Ako ang inyong magiging guro, si Teacher Wendy! Excited ba kayo sa matututunan ninyo ngayong araw na ito? Ako rin, excited ako! Kaya bago natin simulan ang ating aralin, inaanyayahan ko muna kayong tumayo at tayo ay mag-awitan! Wow! Ang galing nyo namang umawit at sumayaw mga bata! Energy na energy! Very good! Ngayong araw na ito, ang ating pag-aaralan ay ang mga alituntunin sa loob ng silid-aralan. Handa na ba kayong makinig kay Teacher Wendy? Simulan na natin! Ang mga alituntunin sa loob ng silid-aralan ay siyang magiging gabay natin upang maging maayos ang ating mga gawi o kilos sa loob ng silid-aralan. Ano-ano nga ba ang mga alituntunin sa loob ng ating silid-aralan? Number 1. Laging pumasok na handa para sa mga aralin. Tingnang mabuti kung nasa bagang iyong notebook, lapis, papel at mga gamit sa pag-aaral. Siyempre, ang iyo ding sarili. Siguraduhing nasa kondisyon ang iyong katawan upang mag-aral. Number 2. Maging magalang sa pananalita sa lahat ng oras. Panatilihin ang pagsasabi ng po at opo, lalo na sa iyong guro. Pagsabi din ng thank you, excuse me, at sorry. Number 3. Makinig ng mabuti sa lahat ng oras. Importante na tayo ay nakikinig sa ating guro upang lalo nating malaman at maunawaan ang mga aralin at lahat ng ipinag-uutos ng ating guro. Number 4. Hintayin ang pagkakataon mo na makapagsalita. Maaari mo ding itaas ang iyong kamay kung nais mong magsalita. Number 5. Ibalik ang aklat, upuan at iba pang gamit sa tamang lugar matapos gamitin. Mahalaga na alam natin iligpit ang mga bagay na ating ginamit upang mapanatiling nasa ayos at malinis ang silid-aralan. At number 6. Iwasan ang pakikipagdaldalan sa oras ng gawain para kaagad tayong matapos at hindi natin maabala ang ating mga kaklase. Natandaan niyo bang lahat mga bata ang mga alituntunin sa loob ng silid-aralan? Magaling! Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Magpapakita ako ng mga larawan at sa bawat larawan ay may tanong. Ang gagawin niyo lamang ay sagutin ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Unang larawan. Tama o mali? Dapat ba na laging pumasok na handa para sa mga aralin? Tama! Pangalawang larawan. Tama o mali? Dapat ba na maging magalang sa pananalita sa lahat ng oras? Tama! Ikatlong larawan. Tama o mali? Dapat ba na guluhin natin ang ating mga kaklase sa oras ng gawain? Mali! Panghuling larawan.
tama o mali? Dapat ba na isauli ang mga gamit na pinaggamitan natin sa kanilang tamang lugar? Tama! Ang husay niyo naman mga bata, isang malakas na palakpakan para sa inyo! Bago tayo magtapos, isang paalala muna ang nais iwan sa inyo ni Teacher Wendy. Tandaan, ang mga alituntunin ay dapat nating sundin o tuparin. Dahil ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa kasigasigan sa pag-aaral. Dahil ang pagkatuto ng isang mag-aaral ay nagsisimula sa pagiging masunurin. Marami ba kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw na ito, mga bata? Magaling! Nawa ay nag-enjoy kayo sa ating klase ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!